Bukan isu itu. Okay. Sir John, tungkol saan po yung ipinail yung kaso ngayon sa Office of the Ombudsman? Well, in fact, this is in relation to to Republic Act 3019 and Republic Act 7080, no? Flander and misconduct, gross misconduct of the neglect of duty, no? Against Director Carlos I. Bacan, Engineer Benedicto M. Cabral, Yolanda V. Marcelo, Ria P. De La Cruz, Rosana P. Menyos, no? All from National Printing Office, and Rivaldo M. Gomez, President of Fully Family Printing Corporations. Mm-hmm. Opo, anong-ano po yung mga kaso na isinampan nyo sa kanila? For violation of Section 3, Paragraph E of Republic Act number 3019, Thunder, under Republic Act number 780, Grave Misconduct and Gross Neglect of Duty. Saang departamento po ang mga nabanggit ninyo ngayon? Office from National Printing Office, no? Under OPS. Bakit lahat po sila, Sir John? Bakit marami po ang nasa pangan, hindi lang yung head? In fact, this is in relation for conspiracy, no? Sinasabi nila isang departamento ay based to the evidence na nabigay sa atin ng complainant nung concern decision na pinadala sa atin. Ito yung evidence ngayon at ito na formal na natin na ina-file sa Office of the Ombudsman Central Office. Pwede bang banggitin po niyo, Sir John, kung ano po yung mga nakikita po ninyo na probable cause laban sa mga taong inyong nabanggit? In fact, no, hindi tayo pa naman makapag pahapyaw. Kasi nakita naman natin kung paano nilaspag yung pera ng bayan, no? At ito ay makapag-desisyon ito yung ating Office of the Ombudsman, no? Pero sa nakikita natin, mayroon talagang ginawang paglaspag sa pera ng bayan. Magkano nga po, pakiulit Sir John, ang halaga? More or less, more than 100 million, sir, 100 yung involved million na pera dito.